Sige. Magandang araw, class. Magandang umaga. Araw din, ma'am. Okay, so bago natin sisimula ng ating paksang tatalakay, ngayon ay manalangin muna tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Ama, ng Espiritu Santo. Okay, so magandang araw ulit sa ating class. Magandang araw din po, ma'am. Meron bang lumiban sa inyo ngayon? Wala po, ma'am. Okay, mabuti naman. So ngayon, bago natin simulan ating paksang tatalakayin, basahin muna natin ang layunin. Pwede bang ikaw, maaari mo bang basahin ang ating layunin, Judian? Layunin, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang K, masusuri ang kaganapan ng rebolusyong siyentipiko, maipapakita ang kontribusyon nila ni Nicolas Copernicus, Johannes Kepler at Galileo Galilei sa rebolusyong siyentipiko sa pamamagitan ng paggawa ng graphic organizer, na ipapaliwanag ang epekto at impact ng kaisipang siyentipiko sa pamumuhay, pangkabuhayan at iba pang larangan ng siyensya. Maraming salamat. So ngayon, bago natin sisimulan ang paksa na ating tatalakay, meron tayong mga mahihirap na salita na pwede nating masalubong during sa discussion natin ngayon. So ang una is sansinukuban. So sa English, ang sansinukuban ay universe. So ito ay karaniwang inilalarawan bilang kabuuan ng pag-iral kabila ang mga planeta, mga bituin, mga galaksiya, mga nilalaman ng intergalaktikong kalawakan, at lahat ng material at enerhiya. Pangalawa namang mahirap na salita ay Inquisition. Ito ay nagsimula noong 12th siglo CE sa pagpapakilala ng pagpapahirap o torture sa pag-uusig ng heresiya o maling doktrina. At ang panghuli naman ay heliocentric na kung tawagin ay heliocentrismo o kilala bilang heliocentrismo o teoryang heliocentrico na isang teoryang inilathala ni Copernicus noong 1543. Ayon sa payag ni Copernicus, ang araw, tinatawag na helios sa wikang Griego, ay ang gitna na sistemang solar at umiinog ang mga planeta sa palibot na isang nakapermeng araw. So sa mga mahirap na salita na ito ay pwede nating ma-encounter dito sa paksa na ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, meron muna akong aktibidad para sa inyo. Maaari mo bang basahin, Lourdes? Naririnig niyo ba ako, class? Hahatiin ang klase sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng putol-putol na piraso ng larawan at buuin ito. Bibigyan lamang ng isang minuto ang bawat pangkat sa pagbuo nito. Maraming salamat, Lourdes. Sapagkat
online class tayo ngayon, hindi natin magagawa ang aktibidad na ito. Pero meron naman akong mga larawan na gusto ko ibahagi sa inyo kung ano ang inyong nakikita sa inyong screen. Sino bang makapagbibigay kung ano-ano ang mga larawan na ito, class? Ang nakikita ko po dito, ma'am, ay araw, planeta, at iba't ibang mga planeta. Yun lamang po. Okay, maraming salamat. So, sa mga larawan na inyong nakikita, ito ay araw, mundo, at san sinukuban, which is ang universe. So, sa mga larawan na ito ay konektado sa paksa na ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, sino bang nakakilala sa mga tao na nasa screen mo ngayon? Meron bang nakakilala sa inyo? O wala? Wala po, ma'am. Okay, so since walang nakakaalam kung sino-sino ang mga ito, ating alamin. Sila si Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, at si Galileo Galilei. So sila ang mga siyentipiko na ating aalamin para sa paksa na ating tatalakayin. So unang-una, ang paksa na ating tatalakayin ay Rebolusyong Siyentipiko. So sa Rebolusyong Siyentipiko, ang Polish na si Nicholas Copernicus ay nagpasimula ng kanyang propesyong siyentipiko sa pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492. Sa panahong ito ay nagpasimula na si Copernicus ng mga pagtatanong ukol sa pangunahing paniniwala at tradisyon ng mga tao. So, during that time, si Nicholas Copernicus ay nagtatanong sa mga tao kung ano ang kanilang paniniwala at tradisyon noon. At yan ang ating aalamin. Kaya batay sa kanyang mga ginawang pananaliksik, ay pinaniniwalaan niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaan ng mga tao noong panahon na yun ay ukol sa sansinukuban ay may mga pagkakamali. So, nadiskubre ni Nicholas Copernicus na ang paniniwala pala ng mga tao noon tungkol sa sansinukuban o universe ay merong pagkakamali. At yan ang ating aalamin sa susunod. So yan, binigyang din niya na ang mundo ay bilog, hindi gaya ng paniniwala noon na ito ay patag at kapag nakarating ang isang manlalakbay sa dulo nito, ay posibleng mahulog siya. So yan pala yung paniniwala ng tao noon, ng mga tao noon na ang mundo pala ay patag. At kapag nakarating ang isang manlalakbay sa dulo nito ay posibleng mahulog siya, which is mali. Kasi sabi ni Nicholas Copernicus na ang mundo daw ay bilog. So, merong pagkakamali ang ginawang pananaliksik ni Nicholas Copernicus sa paniniwala ng mga tao sa sinaunang panahon. So, dito din sinasabi niya na ang pag-ikot ng mundo sa sarili nitong axis habang ito'y umiikot sa araw. So, napag-aralan naman natin na ang iba't ibang planeta ay may sariling axis na doon sila umiikot sa kalawakan. At yun, sabi din ni Nicholas Copernicus na ang araw ang nasa sentro ng sansinukuban o universe na taliwas sa itinuturo ng simbahan na ang mundo ang sentro ng sansinukuban. So, iba pala ang tinuturo ng simbahan o pinaniniwala ng simbahan na kung saan ang mundo daw ang sentro ng sansinukuban, which is taliwas sa kung ano ang pinaniniwalaan ni Nicholas Copernicus na ang araw ang siyang sentro ng sansinukuban. Ngayon, dadako naman tayo sa at
Siyempre, yung paniniwala ni Nicolas Copernicus, ang araw ang siyang sentro ng San Sinukuban, meron tayong teoryang tinatawag para dyan. At ito ang teoryang heliocentric. Maaari mo bang basahin? Sino bang pwedeng bumasa? Ako po, ma'am. Okay, sige. Teoryang heliocentric. Si Nicolas Copernicus, ang Polish astronomer na nagbigay ng revolusyonaryong pagpapaliwanag kung alin sa araw at mundo ang sentro ng San Sinukuban. Ang kaisipang ito ni Copernicus ay hindi niya kaagad inilathala sa dahilang posibleng ito ang maging daan sa mga puna mula sa simbahan at nangangahulugan ng persecution, excommunication at pagsunog ng buhay sa pamamagitan ng Inquisition. Maraming salamat, Angeline. So, sa teoryang heliocentric, si Nicolas Copernicus ang siyang nagbigay ng pagpapaliwanag kung alin ba talaga sa dalawa, ang araw ba at mundo ang sentro ng San Sinukuban. Siya yung nagbigay ng paliwanag dyan. Kaya, after na, pagkatapos na binigyang paliwanag kung ano ang sentro ng San Sinukuban, hindi niya inilathala sa mga puna doon sa simbahan dahilan nga sa taliwas ang paniniwala ni Nicolas Copernicus at ang paniniwala ng itinuturo sa simbahan. Dahil para sa kanya, ang iniisip niya dito sa time na to is kapag inilathala niya ang pagpapaliwanag kung alin sa dalawa, ang araw at mundo ba ang sentro ng San Sinukuban, posibleng o maaaring ito ang dahilan ng kanyang inquisition o pagtuturture sa kanya. Naintindihan ba, class? Opo, ma'am. Okay, so sa susunod, meron pa tayong dalawang scientificong natitira. At yan, meron tayong bagong teorya upos sa San Sinukuban o universe. Which is ang una nating scientifico ay si Johannes Kepler. So, si Johannes Kepler, siya ay isang Aleman na astronomer. Siya ay natural scientist at mahusay na mathematician ang nagbuo ng isang formula sa pamamagitan ng matematika upos sa posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa araw na hindi gumagalaw sa gitna ng kalawakan na tinatawag na itong ellipse. So, pagkatapos yung pananaliksik ni Nicolas Copernicus at binigyan niya ng paliwanag sa pamamagitan ng teoryang heliocentric, si Johannes Kepler naman, siya yung sumunod sa pag-aaral sa teorya ni Copernicus na siya ang gumawa ng formula upang matukoy ang pag-ikot na isang parabilog sa planeta. Pagkatapos dyan, since alam naman natin na napag-aralan naman natin na ang mga planeta, ang iba't ibang mga planeta ay hindi sila pare-pareho ng bilis sa kanilang paggalaw, di ba? So sabi pa niya, kung mabilis ang paggalaw ng isang planeta, ibig sabihin papalapit ito sa araw. At kung mabagal naman ang pagbilis nito ay ibig sabihin papalayo siya. Tapos si Johannes Kepler naman, siya yung kahit kagaya ng sinabi ko kanina, siya yung bumuo ng formula sa matematika upang mapatunayan ang pag-ikot ng mga planeta sa araw. So, panghuling siyentipiko ay si Galileo Galilei. Maaari mo bang basahin? Lourdes? Taong 1609 nang nabuo ni Galileo ang kanyang imbensyon na teleskopyo at naging dahilan ng kanyang pagkadiskubre sa kalawakan.
Ang kanyang pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay ginamit na dahilan upang siya ay mapasailalim sa isang imbestigasyon ng mga pinuno ng simbahan at pagpapaliwanagin kung bakit nagkaroon siya ng kontradiksyon sa posisyon ng huli. Maraming salamat, Lord. So pagkatapos na gumawa ng formula si Johannes Kepler, ay si Galileo Galilei naman, siya yung nag-imbensyon ng teleskopyo na ito yung dahilan sa kanyang pagkadiskubre sa kalawakan. Kung kaya't si Galileo Galilei, siya yung nag-imbestiga sa paniniwala na tinuturo ng simbahan at paniniwala ni Nicolaus Copernicus sa teoryang heliocentric. So, batay pa din sa kanya, ang pagdidiin na ito sa kanya ng simbahan ay naging daan upang magkaroon siya ng isang retraction sa kanyang ginawang mga pagkaaral at hindi maging daan ng pagtitiwalag sa kanya sa simbahan. So matapos ang retraction ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga siyentipikong pagtuklas na naging basihan ng pagbuo ng universal na batas sa pisika at inertia. So si Galileo Galilei, siya yung nagsuporta sa teorya ni Nicolaus Copernicus, which is ang teoryang heliocentric. Since nalaman ng simbahan na sumusuporta si Galileo Galilei sa teorya ni Nicolaus Copernicus binigyan siya ng retraction o inquisition na kung tawagin ay isang pag-torture dahil taliwas ang kanyang paniniwala sa simbahan. Sa paniniwala ng simbahan. At ngayon, si Galileo Galilei naman, siya yung Italianong siyentista na naparusahan ng inquisition dahil sa kanyang pagtanggap ng teoryang heliocentric ni Copernicus at naging daan sa kanyang habang buhay na house arrest. Gaya ng sinabi ko kanina na siya yung sumusuporta sa teorya ni Nicolaus Copernicus, kung kaya't nabigyan siya ng inquisition o pag-torture dahilan sa taliwas ang paniniwala nilang dalawa sa paniniwala na tinuturo ng simbahan. So, bago ang lahat, meron ba kayong katanungan? Wala na po, ma'am. Okay, so ako yung magtatanong sa inyo. Okay, so sa inyong palagay, ano kaya ang magiging epekto ng revolusyong siyentipiko sa larangan ng pamumuhay ng mga tao? Aking uulitin. Ano sa inyong palagay ang magiging epekto ng revolusyong siyentipiko sa larangan ng pamumuhay ng mga tao? Sino gustong sumagot? Sa inyong opinion lamang, ano kaya ang epekto nito, yung revolusyong siyentipiko, yung mga siyentipiko na ating natatalakay ngayon sa larangan ng pamumuhay ng mga tao? Anyone? Ma'am? Okay. Sige. Ano nga po ulit yung tanong? So, ulitin ko yung tanong. Sa iyong palagay o sa iyong opinion, ano kaya ang magiging epekto ng revolusyong siyentipiko sa larangan ng pamumuhay ng mga tao? Sorry ma'am, pakiulit kasi nag-echo? Nag-feedback? Okay, so ito. Ano sa iyong palagay o
Sa iyong opinion lamang, ano kaya ang magiging epekto ng rebolusyong siyentipiko sa larangan ng pamumuhay ng mga tao? Ang rebolusyon ng siyentipiko ay nagdulot ng malalim na epekto sa lipunan at kultura. Ay. Hey, maaaring tama ka dyan. Ito ang nagbukas ng daan sa masusing pagsusuri at pag-unlad sa agham at teknolohiya na nagbibigay daan sa modernisasyon at mabilis na pag-unlad na lipunan. Okay, maraming salamat, Judy Ann. So, batay sa iyong sagot ay meron talagang epekto ang rebolusyong siyentipiko sa larangan ng pamumuhay ng mga tao. Kaya nabibigyan sila ng sapat na impormasyon at mga instrumento or tools na ginagamit ng mga siyentipiko para malaman natin kung ano ba talaga ang paniniwala noon at pwede ding ma-apply sa panahon ngayon. Next is, ano kaya ang layunin ni Copernicus sa kanyang teorya na tinatawag na teoryang heliocentric? Meron bang makapagsagot dyan? So, ulitin ko yung tanong. Ano ang layunin ni Copernicus sa kanyang teorya na tinatawag na teoryang heliocentric? Kung kayo ay nakikinig, ito ay inyong masasagot. Para sa akin po, ma'am, ay ang layunin ni Copernico sa kanyang teoryang heliocentric ay upang ipaalam sa tao na ang mundo ay bilog. Okay, tama, Angeline. So, sa kanyang teorya na teoryang heliocentric ni Copernicus, binibigyan tayo ng impormasyon na hindi pala patag ang mundo, which is yun talaga yung pinaniniwalaan ng sinaunang tao. Pero tayo'y nagkakamali kasi nga bilog pala ang mundo. So, ngayon, dadako naman tayo sa ating aktibidad para sa araw na ito. So, maaari mo ba ang basahin, Judy Ann? Panoto. Ang klase ay hahatiin sa dalawang grupo. Bawat grupo ay gagawa ng graphic organizer na nagpapakita ng kontribusyon na ginawa nila Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, at Galileo Galilei sa rebolusyon siyentipiko. Bibigyan ng 3 minuto ang bawat pangkat sa paggawa nito. Okay, maraming salamat, Julian. So, since online class tayo ngayon, ang gagawin nyo lang is gagawa kayo ng graphic organizer batay sa ating panuto. Tapos, pagkatapos ay ipipicture nyo lang ang inyong ginawang graphic organizer at isasubmit nyo lang ito sa ating Google Classroom. Pero bago lahat, narito muna ang rubrics para sa inyong graphic organizer. So, nilalaman meron kayong 20% organisasyon, 15% kooperasyon, 10% pagkamalikhain, 5% at kabuuan, 50%. Naintindihan niyo ba, class? Opo, ma'am. Okay, so ang deadline pala nito ay bukas ng umaga. Okay? Okay, ma'am. Okay, so
So, sa susunod nating gawain, meron ba kayong papel dyan at ballpen? Meron po, ma'am. Okay, so, ang gagawin nyo lang ay basahin ang clue sa bawat bilang, tukuyin ang mga konseptong inilalarawan sa pamamagitan ng pagpupuno ng wastong letra sa loob ng mga kahon. So, isulat ang inyong sagot sa papel. Huwag nyo nang isulat yung kung ano yung statement bawat bilang. Direct answer na lang. Okay? Okay. Opo, ma'am. Sige. Klaro ba yung words sa... Klaro ba yung mga salita sa screen ninyo dyan? Yes po, ma'am. Okay, so sabihan nyo lang ako kapag tapos na kayo. Tapos na po, ma'am. Okay, so sa susunod naman na slide. Sabihan nyo lang ako kapag... Okay, so, parehas lang din sa graphic organizer, yung mga sagot nyo, ipipicture nyo tapos isasubmit dun sa Google Classroom natin para maiwasto ko ang inyong mga sagot. Naintindihan ba, class? Opo, ma'am. Okay. Meron pa rin tayong gawain. Isang sanaysay. Ito ay individual din. So, panuto gumawa ng sanaysay na sumasagot sa tanong na ano ang epekto at impact ng kaisipang siyentipiko sa pamumuhay, pangkabuhayan at iba pang larangan ng siyensa. So, meron tayong pamantayan dito. Oro bricks, nilalaman, 25%, estruktura, 15%, wika at estilo, 10%, at ang kabuuan nito ay 50%. Naintindihan nyo ba yung tanong ay yung panuto, class? Opo, ma'am. Okay. So, parehas lang din sa unang mga aktibidad ninyo. Doon lang din sa Google Classroom nyo, isa-send o isa-submit ang mga sagot nyo. Okay, ma'am. Na-screenshot nyo ba yung tanong para sa sanaysay ninyo? Yes po, ma'am. Okay. So, para sa inyong takdang aralin, pamuno at pagsasaliksik hinggil sa kaugnayan ng Rebolusyong Amerikano at Pranses para sa susunod nating leksyon. So, yan lang. Doon lang tayo nagtatapos sa pagsan ating tinalakay sa araw na ito. Naway meron kayong natutunan at maraming salamat sa inyong kooperasyon at kikinig. Maraming salamat, Clark. Thank you.